bakit nagkalat na sila. Tila hindi napigilan, mas lalong dumami pa. Andyan ang mapanghusga, tropang sisirain ka. Tilang yan marami pa, kaya nakakadismaya. Hindi na nakakatuwa ang nangyayari sa paligid. Sa tuwing naglalakad, bakit ang daming nakatitig? Gahan ka nila kahit di mo kilala. Sa ganyang gawain meron ba kayong napapala? Ang masakit doon yung halos madalas mo nang kasama. Ang sabi pa nila tropa sa hirap at ginhawa. Kapag ka harap mo kala mo nalulugod, tapos malalaman mong tumitira patalikod. Minsan di mo na alam kung kanino ka sasama, kasi pakiramdam mo lahat sila malalana. Bakit ganito buong mundo, tila lahat nahawa? Kahit saan ka magpunta, ikaw na lang ang magsasawa. Minsan makakasalubong mo'y makitid yung utak, porque nakasukbit yung bagmati kagad na tulak. Grabe kung makatingin, lalo kapag maitim ang tingin nila sa'yo'y may masama kang gagawin. Pero madalas kung sino pang mga mapanghusga, sila pa yung may mga gawain na malalaswa. Pansin ko tol, pansin nyo ba? Ngayon pansinin nyo na kung sino pang mga chismosa. Sila pang di masaya sa kanilang mga buhay, imulat ang mata mo pag pumayat nagbabato. Pag tumaba buntis, ano sa gawain nyo na yan ay magsitigil na kayo? Bakit ang daming naimbento ng mapanghusgang mundo? Kapag ka nakita nilang may babae sa inuman, sure kinabukasan laman kagad ng usapan. Agad na huhusgahan, pokpok kagad malandi. Diba pwedeng gusto lang nilang bawasan ng hapde ang dinadalang problema? O kaya naman iniintil pagkadalaga? Huwag nyo kagad husgahan, dahil lang inyong alam ay puro lamang ganyan. Ganyan talaga kapag mga napapag-iwanan. Bakit nauso pa kasi sa mundo ang ganyang gawain? Bakit naging hangarin nila na ibay sirain? Kisa iba intindihin, sarili ang unahin. Bago kayo manghusga, try nyo munang kilalanin.